sila ang bumubuo ng sindikato sa loob ng PNP. Apat lang na halimbawa ko sa lahat na ang member ng PNP na magsasabi ako na nandyan ang pinakamalaking organisasyon ng criminal groups. Number one, 2013, sino ang involved na nangyari ang Ninja Cups? PNP. Even that si PNP itself is the one. Kung natandaan natin yan, ang Ninja Cups, saan yun galing? Pangalawa, yung Korean businessman na kinidnap, pinatay sa loob ng Kampo Krami. Sino naman ang involved? That is PNP EIDG, Anti-Illegal Drugs Group. Member ng PNP, sabihin ko na lang member ng PNP kasi allergy ang PNP. Kung hindi natin nalagyan ng PNP, members. Thank you, Mr. Chair. Cornelius Pinedo, pumasok ka sa PNP service noong 1996, tama ba? Yes po, Your Honors, Mr. Chair. Kailan ka na assign or nag-engage sa intelligence and operations? Nung ma-assign ako sa Region 8 from Region 7. Marirecall mo ba kung anong year? 2000, Your Honors, Mr. Chair. 1999-2000 sa PAOK TF. Daling nito. So, then, yes. Thank you, Mr. Chair. So, more than 20 years ka na sa intelligence and operations, right? Ganun, yes. Okay. Mr. Chair. Kailan ka na-engage sa anti-illegal drugs? Under ako ng KANO, City Anti-Narcotics Unit, 2001-2002. So, more than 20 years ka na rin sa anti-illegal drugs, tama? Hindi 20 years kasi sa Regional Intelligence Investigation ako, Division, Your Honors. Specifically, pag sa KANO, tatlong taon lang sa KANO. Ah, yes. Okay. During the previous hearing, tama ba yung nadinig ko, Mr. Chair, na nabanggit ni Colonel Espinido, kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Tama ba? Yes. Thank you. Yes. Big yes, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. Ano ang nagtulak sa iyo para sabihin ito? That is my personal experience, Your Honors, Mr. Chair. Based naman sa area na assign ko sa bayan ng Gandara, San Miguel, Albuera, at saka sa Uzamis. Okay. Mr. Chair, naniniwala ka ba na alam ito ng maraming PNP personnel? Pero ikaw lamang ang naglakas loob na expose ito? Mayroon nakaalam, mostly Your Honors, mga classmate ko. At saka sa Region 8, alam nila na yun ang mga nangyari sa akin, Your Honors. Kung nabanggit mo yan, na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs, pwede rin ba nating sabihin na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal gamblings, kasama ang illegal pogos, walang illegal na ganito? Yes, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. Referring to your affidavit, paragraph 34, page 6, nabanggit po ninyo na from my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Tama ba, Mr. Chair? Yes, Your Honors, but I made repeatedly explain and expound the last Quad Committee hearing, Your Honors. Yes. Ano ang nagtulak sa'yo para sabihin to? Your Honors, I have supposedly reply for the controversial issue last hearing, but that is your question. I'm not yet read my reply, Your Honors, but to tell you, I can say that because of also my experience. Yes, and thank you, Mr. Chair. Colonel Espinido, Mr. Chair,
sinabi mo ba ito na the biggest crime group sa ating bansa ay ang PNP dahil may mga personnel ng PNP na involved sa illegal drugs? Yes or no? Yes. Sinabi mo rin ba ito, Mr. Chair? Dahil may PNP personnel na involved sa illegal gamblings? Yes or no? Yes, Your Honor. Sinabi mo rin ba ito dahil may mga involved na PNP personnel sa kidnappings? Yes, Your Honor. Sinabi rin mo ba ito dahil may mga PNP personnel na nasasangkot sa killings or EJK? Yes or no? Yes, Your Honor. How about robbery holdup? We can attest to that, Your Honors, because my last time here in 28 August 29, there is a news that there is a robbery holdup happened in Bataan with the 7 police officer involved. Yes, I agree with you. How about na-assign ka sa Mindanao? Yes, Your Honor, Region 11. Sa pagkakaalam mo, mayroon bang human trafficking na nangyayari within Mindanao? I cannot really give you the exact answer, Your Honor, because just only a hearing or a report that there is but a documentation. Yes. So you mean may nadidinig ka? Yes, Your Honor. Yes. Gusto ko lang i-clarify, Mr. Chair, kaya Colonel Espinido, kasi para malinawan ng taong bayan and of course malinawan ng PNP personnel, kung pagbabasihan ko yung ating conversation this hearing, tama bang sabihin na may mga personnel sa PNP na criminal? Yes, Your Honor. Okay. Pero hindi lahat ng personnel sa PNP ay criminal. Yes, Your Honor. In terms of percentage, malaking porsyento ng PNP personnel ang criminal o hindi? 60-40, Your Honor. Ano ang 60%? 60 ang mabait, 40 ang masama. I agree with you na may mga involved, pero hindi ako agree sa iyo na 60-40. Sorry. Yes. Meron ka ba, Colonel Espinido, na siyempre, pagkita mo yung problema, especially you, more than 20 years sa PNP, nakikita mo yung problema, di ba? Okay. Meron ka bang idea para ma-resolve or ma-address ito na kung saan sinasabi mo na maraming kriminal sa loob ng PNP? We have, Your Honors. Pwede po ba, Mr. Chair, madinig kung ano yung mga idea ni Colonel Espinido na pwedeng gawin ng PNP to address this problem? Mr. Chair? Your Honor, number one, we must stick to the core values of the PNP. Dapat ang police. It refers to four aims. Makadiyos, God-fearing, makakalikasan, makatao at makabansa. Remember, Your Honors, when I applied for police or public basic recruit course as a P1, sa pag-umpisa pa lang sa training, turuan ka na ng industry instructor mo na mag-utang, tinawag na issue-matic. Hanggang matapos ka sa pag-training mo, utang, loan. Tinuruan ka na hindi ka magbayad sa utang mo kasi wala ka ng pera, wala ka ng sweldo, wala ka ng sahod. Kasi ang gusto din ng P1 na hindi siya pagtripan ng mga industry instructor, kung ano-ano na lang ang gusto ng mga industry instructor, sang-ayon ang P1. Diyan pa lang sa training center, Your Honor, hindi mo na makikita na makadiyos ang polis. Pangalawa, dapat masali sa subject ng PPEC. Yung talagang prinsipyo na may Panginoon. Your Honor's involvement of concubinage and adultery sa law enforcer ang dami.
lawbreaker, law enforcer lawbreaker. Kaya hindi, paano na to, natin masolba ng problema when in fact in the police station and training center mismo may tungit. Illegal gambling ang nag-umpisa, ang mga senior officers. That's why I can say, Your Honors, Mr. Chair, that if we need to change the total PNP, the member of the PNP, it must be from the general down the line, not from the P1 up to the general. Yun ang nakikita ko, Your Honors, na dapat talaga iisabuhay yung pro-God, yung God-fearing, para makita mo ang commitment ng isang law enforcer na hindi takot mag-implement kasi ang katakutan lang niya ang Panginoon. Your Honors. Mr. Chair, yung nabanggit ni Colonel Espinido, the first two for core values ng PNP, which is maka-Diyos at makatao. Balikan ko lang yung nabanggit mo na kung ayaw ng chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Kung ayaw ng chief PNP ang illegal gamblings, walang illegal gamblings. Yes, Your Honor. Tanong, may idea ka pa ba kung itong maka-Diyos at makatao ay sabi-sabi lamang? Is there any option para ma-address yung problema? Number one, Your Honors, yung personal commitment mo sa trabaho, mahalin mo yung trabaho, at saka sundin mo yung utos ng Panginoon, because we all know that the laws of the land is referred to the Ten Commandments, the law of God. So, kung isasabuhay mo yung batas na yon, magsasabi tayo na totoo kang nagtrabaho na may Panginoon kasi hindi ka takot at saka alam mo kung anong batas na ipapairal o i-implement mo, enforce mo, kasi yun na, sinasabuhay mo yung training mo, you love your training, you love your organization, because you love first your God, Your Honor. Are you aware, Colonel Espinido, na mayroon chaplain service sa PNP? Yes, Your Honors. Gusto mo bang sabihin na parang kulang yung kanilang trabaho? Yes. Ang laking kulang, Your Honors, when in fact I have a picture, document, in my chapel of Region 8, Police Regional Office 8, makikita mo, Your Honors, ang kaibahan. Ang Ten Commandments na sa Exodus chapter 20, verse 3 to 17, iniba na. Iniba na ang Ten Commandments na nilagay sa harap ng chapel. In the book of Luke 3:14, Lucas 3:14, New International Version, I quote, "Then some soldiers asked him, 'And what should we do?' He replied, 'Don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay.'" In Tagalog translation, may mga sundalo ring nagtanong sa kanya, "Kami naman po, ano ang dapat naming gawin?" At sinagot niya sila, "Huwag kayong mangingikil sa mga tao at huwag kayong magpaparatang ng hindi totoo. Makontento kayo sa mga sahod ninyo." Magandang hapon po sa lahat. Nais ko pong linawin ang aking naging pahayag sa Quad Committee, kung saan sinabi ko na ang PNP ang pinakamalaking sindikato ng krimen sa ating bansa. Dapat ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng PNP bilang isang institusyon at ng mga eskalawag sa loob ng PNP. I repeatedly explained, expound in my last Quad Committee hearing. Mahal ko ang PNP. I love the PNP organization na aking pinagsilbihan sa loob ng 28 taon, 28 years. Kaya't nagpakasakripisyo ako. Ang aking serbisyo sa organisasyon ay ang kabuhayan ng aking pamilya. Humingi ako ng paumanhin kung ang aking pahayag noong ika-28 ng August 2024 ay nagdulot ng kontrobersiya dahil sa maling interpretasyon. Ang layunin ko sa pagtistigo sa harap ng Kongreso ay hindi upang ilagay sa kahihiyan ang organisasyon, kundi ipaalala sa mga nagsisilbi, mga opisyal at mga hindi opisyal, ang kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod ng may sigasig, dignidad at integridad. Humingi din ako ng paumanhin sa mga opisyal na nagsilbi ng may sigasig at pagmamahal.
sa mga retiradong empleyado ng PNP na nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita para sa tama at sa kanilang mga pamilya. Nais kong bigyang diin na hindi ko kailanman intensyon na magduda o magdulot ng pinsala sa dangal ng Philippine National Police. Bilang isang organisasyon, lalo na't ako'y nagsisikap na mamuhay ayon sa mga marangal na prinsipyo na kanilang kinakatawan. Ayon sa aking paglilinaw, sa panahon ng aking pagtistigo sa nasabing pagdinig, ang tinutukoy ko ay ang mga kasapi nito na nag-abuso sa kanilang autoridad at impluensya sa anyo ng papapatupad ng batas na nagbibigay daan sa patuloy na paglaganap ng droga sa bansa, na humahadlang sa pag-unlad ng ating bansa at sumisira sa tiwala ng publiko sa atin, mga nakasuot ng uniforme. Nang buong katapatan, hindi ko layunin akusahan ang mismong institusyon bilang isang sindikato, kundi ang mga aktibong miyembro nito na pinili ang ilagay ang institusyon sa masamang liwanag. Sila ang kumikita sa pamamagitan ng pagprotekta sa interes ng mga kriminal, imbis na ipagtanggol at protektahan ang bansa at ang ating mamamayan na dapat nating paglingkuran at protektahan. Sila ang bumubuo ng sindikato sa loob ng PNP. Apat lang na halimbawa ko sa lahat na ang member ng PNP na magsasabi ako na nandyan ang pinakamalaking organisasyon ng criminal groups. Number one, 2013, sino ang involved na nangyari ang Ninja Cups? PNP. Evident si PNP itself is the one. Kung natandaan natin yan, ang Ninja Cups, saan yun galing? Pangalawa, yung Korean businessman na kinidnap, pinatay sa loob ng Campo Crami. Sino naman ang involved? That is PNP EIDG, Anti-Illegal Drugs Group. Member ng PNP, sabihin ko na lang member ng PNP kasi allergy ang PNP. Kung hindi natin nalagyan ng PNP, members. Pangatlo, yung covered up, 6.7 million. Sino ang involved? Ang pidig, PNP pidig na naman. Member. Pang-apat, hindi lang tagal, nagsalita ako dito 28 ng August, pagka 29, may robbery hold up na nangyari. Sino naman ang involved? Alam naman natin mga kapulisan na sa atin ang problema. Hindi sa civilian, hindi sa politiko. I do believe that because ang lahat ng assignment ko, hindi ko kaibigan ang mayor. Pero makita mo ang trabaho ng isang totoong kawal o isang totoong pulis. Hindi naman nagmamayabang ang mga kasama ko. Ang problema sa atin, kung magtrabaho tayo ng totoo, sabihan na hambugiro, nagpapasip-sip. Saan tayo magpunta ang pulis? In Hebrews 13, verses 5 to 6, nagsasabi dito, iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Verse 6. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Lubos kong naunawaan ang saloobin at pagkabigo ng aking mga kapwa PNP na opisyal at membro, at ako'y taos-pusong humihingi ng tawad. Umaasa ako sa institusyon na tingnan ang aking pananaw sa mabuting paraan at kumilos ng masigasig laban sa mga kriminal na elemento sa loob ng organisasyon. Hinamon ko ang aking mga kapwa na kasuot ng uniforme na magkaisa at gamitin ang pagkakataong ito upang tukuyin ang mga gumagamit sa ating mahal na organisasyon para sa kanilang sariling kapakinabangan sa kapinsalaan ng buhay ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasalaylayan ng lipunan, at alisin sila mula sa PNP ng tuluyan. Ilang linggo na lang bago ang aking pagreretiro, sa kalooban ng Diyos, if God's will,
ako'y nanalangin na maalala bilang pinakamalaking tagapag-ambag sa pagbabago, pag-alis ng mansa sa imahe, at sa pagbabalik ng kaluwalhatian at dangal ng PNP. I say to this, pro-God government with God fearing PNP. And lastly, in Matthew chapter 12 verse 30, clear word version, Jesus said, "If you are not with me in my word, you have set yourself against me. If you are not gathering with me, you are scattering." In Tagalog translation, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat ang salita ng Diyos. 1 John chapter 1 verse 8, "If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us." Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Last verse in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 14, "God is going to judge everything we do, whether good or bad, even things done in secret." Thank you and good afternoon, Your Honors, Mr. Chair. To God be all the glory. Okay, thank you, Colonel Espinido.